So guys, magandang umaga muli sa inyong lahat. Welcome back to Lockstar TV. So nandito tayo guys, medyo kontente nga ako, umuugong, no, parang barado pa rin. Yan, medyo nawala. So nakawala daw yung kalapati ko doon sa kaibigan ko at bumalik sa akin. No, so titingnan natin kung nandito. Ayan. So ito na nga po mga kaibigan, no. Ito yung mga kalapati na nakawala. So anak ko ng abandoned block to. So ayan, lugon na lugon siya. Makikita niya, ayun siya, oh, nilap. So nagbabantay tayo ng tindahan. Mamaya-maya siguro katuloy tayo para magpatuka. So hindi pa tayo makapag-breed, idol. Dahil puro lugon pa talaga masyado yung ating mga kalapate. So for the meantime, magpapakawala muna ako ng kalapate para at least makalabas naman sila, no? At makapag-exercise, no? Ayan. So ayan. So, kasi nga matagal na to silang walang lipad. No, hindi ko po sila napapakawalan dahil nakatutok tayo sa kwan mga panlaro, hindi naman matutuloy yung laro, kaya kwan paliparin muna natin sila, no? At least maka ikot-ikot sila rito. So ayan, tinan nyo guys, oh, parang hindi sila sanay, no? Andyan lang sila sa lapag, pero yung iba yun na lumilipad na guys, yung iba lumilipad na, yung iba, no. So yan lang kasi ang pinoproblema ko guys, pagka pinalilipad ko sila, dadapo dyan, no? Yan ang iniiwasan ko. So yan, palalabasin natin sila para at least makatanaw sila dun sa labas. Matanaw nila yung labas. Palalabasin natin ito. So dito kasi sila lumalabas guys, itong portion na to, dito sila nalabas. Kaya ayusin natin. So may alaga rin ako guys na African Labbird, you know. So baka may gusto magbigay sa akin ng African Labbird guys, no? Mahilig din tayo dyan. Ang ayaw ko lang ahas. So ayan, ayun pa rin yung iba kong kalapati, halos ayaw pa rin, no? Lumabas. No, gusto ko. Ayan, palabasin natin sila. Or at least, no? So para mamaya-maya, pagkatapos nila, no? So ito naman, pag pinapasok natin, ito naman sa yung pakakawalan natin. So familiarization lang yan guys, kasi matagal na silang hindi nakakalabas. So delikado yan, oh, bubuksan lang natin yung trapdoor para at least makapag-exercise naman sila, hindi sila palagi sa loob. So lugon na lugon yung kan, yung mga kalapati natin. Tagal. So ayan yung trapdoor ko guys, oh. Simple lang, oh. Hindi naman na kailangan ng gandahan nyo pa. So iba kasi, masyado pa nila nga pinapormahan yung trapdoor, hindi na mahalaga yung guys, no? Mahalaga guys yung madali sila makapasok at madali natin silang mauli. So guys, dilig muna ako ng mga alaman natin, natuyo na. So mamaya-maya, sikasuhin na natin yung kalapati, kukuha na ako ng patoka para makapagpatoka. So bukas siguro maglilinis ako. So para na namang pan, barado yung tenga ko guys, ewan ko kung bakit ganito pa. So ang problema guys, mahina ang tubig, yun. Mahina. Malaki na yung pakinabang ko rito sa mga talong na to. Ayan nga, may bunga kaso natutuyo. So hindi po na didiligan, no?
kasi ako po yung nag-aasikaso nito, eh medyo masama po yung ating pakiramdam, no? Kaya hindi ko naasikaso. So ngayon, ako natin, bilikan natin guys. Para at least, mabuhay naman sila. Sayang. Basta tayo mag-dilig. So titignan natin kung nandito na o kumpleto na yung ating mga kalapate. So wala rito yung barako, sigurado nandito na naman yun, namubugbog, ayun o, yung barako. So pagka nakakawala talaga dito guys, eh dito po talaga pumapasok to. At binubugbog niya yung mga nandito. So yung mga nandito kasi, panlaro ko yan guys sana ng norte, eh, kaso nga lang, hindi pa natutuloy, no? So ito, yung anak ng direkta nung kwan ko, ng champion ko. Na yung mga lahi nila dalawang beses na nagsolo sa akin, ano? Pero dun sa pinagkuhanan ko nananalo rin talaga sila at magagaling yung mga lahi nila guys. So ayun na rin guys yung bumalik sa akin na ibon. So ayan, so ayan siya, no? Vandenbroek po yan ni Lito Eusebio. So hiniram po yan ng aking kaibigan, so nakawala daw doon. Pag akit ko kanina, nandito na nga. So, tinext niya sa akin. Akala ko, dagit ko. So, sabi ko, may dagit ako ah. So, hinintay ko yung PM ng aking kaibigan. So, nakita ko kasi yung leg band, no? Yung mga palatandaan ko. So, sabi ko, akin to, no? At mamaya-maya nga, nag-PM sa akin yung kaibigan natin. At ayan na, nakabalik na yung ibon natin, no? So, kuha muna ako ng patuka guys at magpapatuka ako, tapos meron po tayong topic na pag-uusapan patungkol nga rito sa ating mga laban sa norte, no? At hindi nga po matuloy-tuloy dahil nga nagbigay ng ban yung buy, no? So hindi naman talaga totally ban, kung hindi nagbigay po siya ng memorandum na kailangan makuha natin o ma-reach natin yung binibigay nilang patakaran, no? So ang problema nga guys, yung patakaran na yan medyo parang talo tayo, no? Delikado yung mga alaga natin. So pagkatulad po nung nasa mga baboy, no? So pagka nagkaroon ng outbreak sa isang lugar, so alam na nila kung ano yung mga address at ilan yung mga kalapate na meron ka, maaari, no? Kailangan isumiti mo yon. So hindi natin alam kung anong gagawin nila ron, no? Nasa kanila kung kakatayin nila o ibabaon nila ng buhay yan, no? So yun ang mahirap guys. Pagkatapos bukod doon, nagiging mahirap yung proseso ng pagkakarera ng kalapate kasi kukuha pa tayo ng health certificate, no, sa vet ng sa LGU para makakuan lang tayo, makakumpit lang tayo, no? So papahirap talaga ng papahirap. At yung mga club naman ay kailangan na kumuha pa rin ng permit sa DNR, no? So yun nga ang problema natin guys dahil napakahirap niyan, no? At titingnan natin kung anong yung gagawin ng mga club. So anong opinion nyo guys, no? Anong masasabi nyo patungkol dito, no? So huwag po kayo magagalit. Kanya-kanya tayong opinion. Comment lang kayo kung ano yung masasabi nyo para at least magkaroon tayo ng palitan ng kuro-kuro. Kasi meron po ako dito ng kwan, no? Meron po ako rito ng opinion kung bakit nangyari itong mga bagay na to, no? So kukunin ko lang sa inyo, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako magpapare. Sabi ko nga sa inyo, yung natural pairing, no? Tignan natin, no? Ito po ay ibon ni Jose Torres ng line ng Tiger, no? So ilalagay ko po to doon sa mga hen. So kung sino po ipaparis sa niya, yun po yung ipaparis ko sa kanya. Ito po yung sinasabi ko natural pairing para at least baka sabihin nyo niloloko ko kayo o hindi ko to ginagawa. Pero ito po gagawin ko na po. So isa-isang ko pong ilalagay doon yung mga barako. So kung sino po ipaparis sa nila, so mamimili po yan. Oops, sandali. At kung napuno yung kan. Kung may pinarisa na siya, may pinarisa na itong kalapate na ito, tatanggalin natin ito, tapos lalagyan na naman natin ang barako. So, ayan guys. So, ayan ha. So,
Kasi baka sabihin ng iba, hindi natin ginagawa yan eh. Kumbaga tinuturo lang natin, tapos hindi natin na-experience. O, yan o. Ayun na siya, nasa loob na siya. So, pagka namarako na yan, makahanap na siya ng pares. No? Siya, mamamarako yan eh. Tapos, hahanap po yan ng pares dyan. So, yun na po, ikuha na po natin siya, tatanggalin na po natin, pati yung napili niya. At ibabalik na po natin siya dito sa kids. No? So, ayan, no? Mamamarako yan mamaya kasi namamahay pa. Yun na, namamarako na guys. Oh. So, yun, no? Namamarako na. So, hahanap po yan. No? May papares po talaga dyan kasi syempre may naglalandi dyan. So, hindi po pwede na walang paparesan yan. So, pabayaan natin siya para at least makapili siya. So, titingnan natin bukas. Kung may naparisa na siya o sa isang araw, so tatanggalin na rin natin. So madako tayo doon sa topic natin tungkol doon sa bay. No? Habang mamaya na konti, no? Bibigyan ako ng tubig, tapusin ko na para at least diretso-diretso yung kwentuhan natin. So ayan guys, tapos na tayo na magpatuka at saka magbigay ng tubig sa ating kalapate. Bumaba na tayo dito guys kasi walang magbabantay ng tindahan, busy na naman si Commander. So dito natin pagpapatuloy yung kwentuhan natin guys, no? Magko-comment lang ako, no, sa nangyayari ngayon sa racing pigeon industry at kung bakit naglabas yung buy ng requirements na ganun sa bawat fancier o sa club, no, na kailangan natin magsumite ng ID natin, ng pangalan natin, complete address, pati bilang ng kalapate. So napaka-delikado, no. So comment lang kayo guys, no, malayo kayong makapag-opinion at marayan yung sabihin yung gusto ninyo. So ang nagiging problema guys, o magiging problema natin guys pagka isinumiti natin yan, para na po tayong nakatali, no. So madali na po lang tayong makwan, matrace kung sino yung mga may alaga ng kalapate. So pag nagkaroon po ng outbreak, magkakaroon po ng confiscating ng mga kalapate. So maaaring madali yung ating mga kalapate, no, hindi natin inaasahan. So kwentuhan nga namin nung ating kaibigan ko, so itatago ko yung kan, yung kalapate ko, no. So hindi mangyayaring guys kasi alam naman natin, no, meron pa naman na pupunta nila, na ipapaalam nila na pupunta sila guys. Syempre surprise attack, no, surprise na hop nandiyan na sila, no, hindi ka malang makakaporma. So isa na yan, no. At saka totoo yung guys yung sinasabi na kailangan kumuha ka muna ng permit bago ka magbiyahe ng kalapate. So ina-exercise na po yan sa Mindanao, no. So may kaibigan ako doon na naglalaro, best friend ko. So hindi po sila makalabas ng bayan nila. Kung lalabas sila, so may mga pulis, may mga checkpoint na pag may dala kang kalapate, hanapan ka ng permit ng bay. So dito hindi pa siguro, no. So malaya pa yung iba na nakakapag kwan, no, nakakapag travel ng kalapate na walang permit ng bay. So mahirap nga yan. Kaso nga lang may mga talagang kwan nagtitik advantage, no. So gusto nilang kwan, may mga club, no, may nabasa rin ako sa kwan sa Facebook na gusto nilang ibigay yung requirements ng buy, yun ang magiging problema natin. So pagka meron pong isang nagbigay ng requirements ng buy at sinunod nila yon, maaari guys na kada kwan tayo, sasabak tayo sa karera, kukuha tayo ng permit, no. So ang permit pa naman guys, meron pa niya, no, every year, no, every year yan, no, na pag nag-expire, parang panyan NBI o police clearance na kailangan kumuha ka uli, o parang business permit, no. Ganyan yung mangyayari sa pigeon industry, no. Pagka talagang ipinagpilit ng mga club na kuhanin yung standard ng buy sa ngayon, no. Guys, kaya siguro isa pa na dahilan kung bakit tayo pinahirapan na mag-proceed sa karera natin ngayon, dahil sa kadahilanan na yung mga nakaraang karera, marami pong club o ang hindi po sumunod sa protocol. Ibig sabihin, talagang maraming kwan, ano, maraming overtake, kumbaga sa sakyan, overtake, sinabing bawal, sige pa rin, ano.
siguro yan na isang dahilan kung bakit hinigpitan tayo. So ngayon, kung sakasakaling gagawin pa ng mga club yan o ng mga fans here yan, eh madali na tayong matitrace. Maaari na tayong sabihin nila na ikaw nahuli ka, o titignan nila sa record kahit na magsinungaling ka, nandun yung mukha mo, sabihin nila, o ikaw member ka ng ganitong club ng ngayon yung club mo naman kukontakin naman ng Bureau of Animals. So bakit yung member mo sinabi na namin bawal, patuloy pa rin sa ginagawa nila, no? So maaring mawala ng lisensya yung club na yon, o hindi na makapag-operate. So at saka maban yung tao, no? So ang kapangitan niyan, guys, pag binan ka, so hindi ka na makakalaro sa ibang club kasi may picture ka na, no? Nandun sa Bureau of Animals yung picture mo. So tinga makikita ka nila ron, no? So ito, bakit ito naglalaro, no? So kailangan talagang ayusin mo o sumunod ka sa ibinigay nilang requirements, no? So yun ang isang kapangitan, guys. Mahihirapan tayo, guys, lalong-lalo na tayo, bago tayo makapag-alaga ng kalapati, kailangan natin kumuha ng veterinary certificate, no? At pwede tayong makapag-travel na, o makapag kung saan-saan tayo makapunta, may dala tayong kalapati. So napakahirap nun. Unlike dati na malaya tayo, na nakakapag-kwan tayo, kung saan-saan tayo nakakapunta, may dalang kalapati, so masaya tayo. So ngayon, ang mangyayari pagka ibinigay ng mga club owner yung requirements ng buy, maaaring malimitahan na yung kwan natin, kilos natin. At bukod doon, talagang isa sa impact niyan, guys, marami nang tatama rin mag-alaga ng kalapati. So yung iba kasi, nakikita ko konti pa lang yung pinapakain nila. So sabi nila tinatamad na sila kasi nga wala daw karera. So huwag kayo makakuan, huwag kayo mawala ng kuan, guys, ng pag-asa. So kailangan lang natin maghintay ng tamang pagkakataon. So may kaibigan nga ako na may kaibigan siya sa LGU ng veterinaryo na under ng bay. So yung inilabas daw na requirements, o inilabas na parang programa ng bay na dapat ibigay ng racing club para makapagsimula ng karera, ay hindi pa po daw yun ay final, no? So pinag-iisipan pa rin. So kahit gustuhin man nila, hindi po nilang magawa na magdesisyon kasi may mas mataas pa sa kanila na nagdedesisyon. Siyempre, of course, pinag-aaralan talaga mabuti. Sinasaliksik nila talaga yan at tinitignan kung alin ang mas maganda, no? So isa yan sa naging kwan nga nila na higpitan tayo, no, pagdating sa karera ng kalapati natin. Kasi nga, so balik tayo sa usapang, guys, bumili. So natural lang yan, guys, no? Talagang hindi naiiwasan sa mga Pinoy yung pagiging matigas ang ulo. Pero yun nga, nagiging problema, no? Bawat saya o bawat meron po yung kakibat na lungkot, no? So ayan na nga po yung nangyayari. So dati masaya tayo, ngayon medyo malungkot tayo dahil nga medyo hinigpitan na po tayo at hanggat maaari pagbawalan na tayo sa karera ng kalapate, na which is na malaking tulong sa industriya, no? Kasi may mga patuka na binibili, mga vitamins. So nakakatulong yun, no? Nakakatulong kasi nga may mga trabaho na pumapasok siyempre sa mga pabrika. So kung mababawasan yung production, hindi masyadong mabebenta yung mga supplement tsaka yung mga pagpatuka, maaaring maapektuhan din, no, yung mga industriya at maraming mawalan ng trabaho. So umaasa tayo, guys, na sana magbago yung isip ng buy, no, patungkol dito at luwagan tayo na hindi naman tayo nila higpitan ng grabe at wag naman nila tayong parang kadenahan, no? Kasi nga napakahirap talaga ng sitwasyon, lalo na sa ating mga maliliit na pansier, kailangan mo pang kumuha ng permit. So
malaking abala na yun, guys. So wala naman tayong business. Ang gusto lang natin sumaya tayo at kaso nga lang talagang dumadating sa punto na nakakaroon tayo talaga ng mga ganitong problema. So guys, kondisyon nyo lang ng mga maayos yung mga ibon ninyo, huwag nyo pababayaan kasi anytime na no, pwede tayong mag-resume ng karera kasi nga hindi pa naman daw yata final yung decision ng maaari pang magbago conforme po sa sitwasyon. So ngayon magantay po tayo ng may saya, no, para at least hindi po tayo panghinaan ng loob, no. So yung mga kalapati natin, standby natin yan, alagaan natin mabuti. So kung gastusan, guys, kung sasabihin nyo hindi ka kasi gumagastos kaya nasasabi mo yan. So napakalaki po, guys, ng gastos ko. So ang kalapati ko kulang 100 o nasa 100 na yan. So yung iba nga hindi ko na nga kinukuha kasi nga sobra na, ano? At saka nagpatong-patong na yung mga panglaban natin, yung mga panglaban natin ng Norte, South, saka Summer. So talagang hinihintay ko pa rin yan hanggang ngayon kasi hindi ko binabawasan yung mga kalapati ko. Baka pag nag-resume yung karera, maaaring ikuan yan, no? Ituloy yung ikuan na yan, yung mga ring na yan, kung wala ka ng panglaban, so wala kang chansang manalo, guys. So yun, may papayo ko sa inyo, guys, no? At wag po kayong magpa-iba-iba ng iniisip. Patuloy lang po tayo sa pag-alaga ng kalapati at aayos din yan. So miracle, yun nga lang, miracle kung magkakaroon tayo ng karera ngayon, ngayong taon, kasi nga syempre magulo pa rin yung Bureau of Animals dahil marami pa rin silang iniintindi dahil unang-una ang pinakahid nila si BBM, no? So presidente yan. So wala tayong magagawa dyan kung anong desisyon yan. Ang mahalaga, guys, ang iniisip din nila sa isang banda, yung iniisip nila ay para rin sa kapakanan natin lahat, no? So yung food security, yung po yung maganda doon. Kasi kapag sufficient tayo, guys, wala tayong masyadong problema, iniisip. So matututuan natin ang gusto yung mga hayop natin. So bababa lahat ng mga biliin. So maaaring yung biliin yung mga patuka natin at mga vitamins, maaaring rin bumaba yan, guys. No? So tayo rin may kinabang bandang uli niya. No? So huwag natin masyadong isipin sa ngayon yung sinasabi ng bay. So para rin sa mga club, kita nyo, guys, yung mga veterano tahimik lang, hindi masyado nagsasalita yan kasi nag-iisip din sila, eh, no. So sa kapakanan natin lahat yan, no. So kung may kukuha man ng requirements ng buy, so big mistake, guys, no. Nasabi ko big mistake kasi nga may implementa yung kinuha nilang batas, no. Kumbaga parang batas yan, eh, no. Yung requirements parang batas na yan, na once na meron nagkuhan yan, inabot yung requirements na yan, maaring yun na po yung batayan, na hangga't wala kang requirements, hindi mo nakuha yung gusto namin requirements, hindi ka pwede makapag-operate. So yun po ang magiging problema. So sana magkaisa uli yung mga racing video, na magantay sila ng tamang oras, ng tamang pagkakataon. So ilang buwan lang naman to, guys, no. So hindi naman siguro taabot ng taon to at talagang mag-re-resume uli yung karera ng kalapati at magpapatuloy ng may tuwa at sigla at saya. At siguro, guys, hindi na tayo paputol-putol pa, no. Kumbaga tuloy-tuloy na yung karera kasi ngayon, 'di ba, nangyari ngayon, merong mga nangarera na hindi po natapos yung karera, tapos wala pong kwan, wala pong benepisyo yung mga player. So yung iba maswerte, nakatapos, yung iba hindi. So gastos lang. So kung gano'n na naman ang mangyayari, ang talo tayo mga player, guys. Kasi nga hindi naman po pwede pag sinabi ng club na i-resume yung karera, hindi naman kung nasa kwan na tayo, kung nasa Bicol na yung ibon natin, kung sa South Laban, hindi naman po pwede na tumenga yung ibon natin ng mga 2 buwan, 3 buwan, tapos ibibitaw kaagad natin ng Bicol. So question mark yun, hindi po pwede yun. Ang mangyayari, guys, magsisimula na naman tayo sa dati, no? Magsisimula tayo sa first step hanggang makarating tayo dun sa Bicol, no? So tayo ang talo, mga player, no?
Kaya magantay-antay lang tayo, wag po tayong masyadong agresibo, no? So isipin natin minsan, no? So okay lang 'yan sa mga mararaming pera, no? Pabor 'yan, wala sa kanila problema 'yan. Pero sa atin na nangangamot lang at talagang kumakayod ng gusto para mapakain yung magulang, yung pan natin, yung mga anak natin o yung pamilya natin, at saka yung mga hayop natin, makan yun, mabigat yung guys. Kaya minsan, wag natin kunin yung pan natin, yung sarili natin, wag natin pwersahin. Kung ayaw pa nila, magantay tayo ng tamang pagkakataon. So yun lang naman ang kidon guys, magantay tayo ng tamang pagkakataon, ng magandang pagkakataon, at maging kwan tayo, kumbaga matuto tayo magtiis. So isa sa tinitignan din ng bayan ng Bureau of Animals kung hanggang saan yung pagtitimpi ng racing pigeon industry, kung nasaan ang kanila pagtitiis, kung hanggang saan ang pagtitiis natin guys, no? So isa yan na tinitignan nila. So mas maganda na ipakita natin na meron tayong pagkakaisa. So comment lang guys, wag tayong panghinaan ng loob. Alagaan nyo mabuti yung kalapatin nyo. Comment lang kung ano yung opinion nyo. Malaya pa kayo makapag-opinion. So yun nga, inuulit ko, maaari pang magbago yung nilabas silang requirements. Yun po yung sinasabi sa akin na isang club owner, dahil nakakausap niya yung isang veterinaryo na sa lugar nila. So hope umasa po tayo. So magandang araw muli sa inyo, at see you in next vlog guys. Basta happy kayo, happy rin ako, happy tayong lahat guys. God bless you.